Yun guys, ilang minutes nga ba yung flight time ni Sjrc f22s? So napapabalita, as per advertisement dun sa kanyang box, it can fly or it has a flight time of 35 minutes. So in this video, I will show you guys the real flight time of Sjrc f22s, because as far as I'm concerned, I believe it will not reach a flight time of 35 minutes. So this time I will prove in this video, or I don't know, I will just show in this video the real flight time of Sjrc f22s. So full charge, so aircraft is full charge, battery full charge, radio or remote controller is a full charge. So let's go and let's find out yung real flight time ni Sjrc f22s. So mukhang uulan, may umaambun-ambun, so let's find out natin kung kita na. So, tingnan lang natin guys yung flight time niya, kung ilan talaga abutin. So re-record ko muna yung ano, yung app niya, yung Sjrc application. So punta ko ng Sjrc application, and then yun nga, papaliparin natin to, and we want to get the real flight time, kung ilang minutes yung flight time ni Sjrc f22s. Alright, so umaambun-ambun. I think this is a good test also, since na umaambun-ambun siya. So tingnan natin, naka GPS mode ako. Saka na tayo mag update. So yun guys, ito yung telemetry ko, FPV. Tingnan natin kung kita dito. Ayun yung drone, Sjrc f22s. So yun, flight time, hover flight time. Okay guys, hover flight time. Tingnan natin, so I'm recording. 100% battery, everything is 100% charge ng remote controller, and then the aircraft is 100%. So let's go. Tingnan natin the real flight time of Sjrc f22s. Hover lang, hover. So let's go. Hover lang siya. Okay. Bakit nawala? So hover lang. Okay. So start tayo ng 3:15. All right. So umaambun-ambun pa guys, oh. All right, so hover lang. So nag-start ako ng mark ng 3 minutes and 15 seconds. Hover lang. So napaka-steady. Tingnan natin yung feature niya. I mean yung flight time. Umaambun na bang guys? So napaka-steady. Okay na okay yung GPS lock niya, and then yung altitude hold. It's working perfectly. Ayan, tingnan natin yung ano niya. Taas na sunti. Umuulan na guys eh. Para kita. Kunti lang. Ayan. Napaka-steady niya, oh. Lapit kita na konti. So hover lang. Hover lang to guys. So ganyan lang. Tingnan natin yung hanggang madrain yung battery, or yung sagad na flight niya. I mean yung level ng battery niya hanggang sa mag land siya. Let's see. Ayan, so we started at 3 minutes and 15 seconds. Ay sayang, hindi ko na, anyway, makikita nyo naman dyan, hindi ko na record yung screen eh. So right now guys, umaambun na. Kung mapapansin nyo sa screen, umaambun, no?
So 3 minutes and 15 seconds umaambon. Oh no. Nagkaroon ng problema sa obstacle avoidance, ha? Eh dito kasi sa light rain. O maybe dito kasi sa bird. Or I can just turn off the obstacle avoidance. Very good. Hindi naman. Nakaobo lang siya. Hindi ko kasi na-record yung screen eh. Netong video na to. So, but I started at 3 minutes and 15 seconds. Anyway, makikita naman natin dyan sa ano, pag-apply na ito sa YouTube. So, hover. Ambon guys. Sumaambon eh. Sana hindi lumakasahan. Sana hanggang ambon lang. Ilang minutes na. So -3, 5 minutes. Okay, 5 minutes. So hover lang to, but siguro abutin ng ano to. Baka mga 25 minutes. Tagal-tagal to. Tingnan natin. Ay, gumagana pa rin yung ano eh. Oo. Ayan, hover lang siya. So yun. Titingnan natin ha. Ito yung test ng flight time. Titingnan natin. Kukuhanin natin yung real flight time niya, kung ilang minutes ba talaga. Because in the advertisement, it says that it can fly or it has a flight time of 35 minutes. But I am not sure about it. And I doubt it. So, hover test, I want to get the real flight time of the Sjrc f22s. No camera. Ayun, wala nga palang camera. I mean, hindi ko pinagana yung video niya. So, I think it's also a factor. And of course, hover lang siya. I think it will not consume lots of battery or lots of power or energy from the battery. And camera is turned off, so wala siyang video, hindi siya nagka-capture ng video, only the aircraft nag-hover lang. So let's find out.
So almost 7 minutes hover, umulan na. Umulan na. Nagtatakpan ko lang yung ibang ano ko. So nagpalipad din ako ng aking C129 version 2 yung may flip. Umaambon. May ambon. Mapapansin nyo may ambon, no? Wala. Delikado. Yung battery niya halos wala pang kabawas-bawas, oh. Wala. Saan siya? Umaambon na. Saan yung binumakas? Sana hindi lumakas yung ambon. Wala. Anyway, test na rin yan ng ano niya. Kasi gusto ko rin i-test to regarding sa ano eh. Pagdating sa ganitong ulan eh. Kasi napansin ko sa motor niya halos walang ano eh. Tataas ko ng konti. Tataas ko ng konti. Ah, yan. Kasi napansin ko sa motor niya halos walang ano eh. Walang butas eh. Ibig sabihin parang waterproof siya eh. Or water resistant. And then yung body niya, yung shell niya halos wala ring butas. So ibig sabihin kahit medyo umambun-ambun, walang chance na makapasok yung tubig or yung water or yung rain dun sa kanyang mga dun sa kanyang body, because it is I think Sjrc F22s body or shell is totally sealed. So may konti lang na vent sa gilid niya, but I guess ano pa rin yun, safe pa rin yun pagdating sa ganitong rain. Hindi pa rin siya mapapasukan ng ulan. Mataas bababa ko siya, kinokontrol ko siya guys, yung taas baba niya pag ganyang medyo nawawala sa focus ng camera, binababa ko siya o tinataas. Lapit pa yun ng konti. Ito wala namang ano. So hover lang siya. Tingnan natin kung hanggang ilan yung kaya niya na minutes ng battery. Parang robot eh. Steady niya. Napakabawas-bawas yung battery. Grabe. Oo, matatagalan pa to. Naku, sana huwag tayong abutan ng ulan. Tagal pa to. Umuulan na naman, umaambun-ambun na naman. Hindi pala sa maliwanag. Uy. Lumabas ng frame. Ayan na naman ang ambun, no? Umaambun-ambun na naman. Ang lalakas nito. Ambon-ambon na naman. Ayun, ambon-ambon na naman.
Naku! Maambon, lumalakas na. Hindi na ambon to guys. Ulan na to. Ayan ha. Kitang kita oh. Umuulan no. Ulan na to eh. Ako. Ako po. Mukhang hindi natin maitutuloy to pag lumakas. Kasi wala akong masisilungan eh. Ay lumalakas nga. Lumalakas nga. Lumalakas nga yung ambon niyo. Eh, oh. Okay lang sana paliparin ko 'to ng umulan eh, kahit umulan. Kasi gusto ko talaga paliparin 'to sa ulan, kaso problema wala akong masilungan, ako yung mababasa. Okay naman yung mababasa eh. Wala akong masilungan. Maambon niyo. Eh, oh. No, biglang lumakas. Okay lang sa akin ganyan. Sa yun nga, gusto ko talagang paliparin yan sa ulan. Yun nga, para, pero problema, wala akong masilungan. Ako yung mababasa eh. Nako, 16. So 3 minutes. So nasa ano na? Almost 13 minutes. I think kaya pa naman. Kaya pa yung ambon-ambon. Kaya pa. Dula muna ako sa puno. Ayun, baka wala na. Wala na yung ambon. Wala na yung ambon. Wala na yung maanong ulap din eh. Oh. Yung medyo maitim na ulap, kaulapan. Wala na. Kaya nagwa-wild eh, doon na lang, tingnan natin dyan. Ayan, nag-wild kanina eh. Ayan, dyan ka, nangya ka, sinusugod ako eh. Dyan ka sa maliwanag. Yan. Diyan ka. Diyan siya na guys ha. Medyo magalaw to eh. Kasi doon ko sa safe na lugar na nilagay yung drone. Yan. Yan. Mas maganda dyan oh. Buelo. Walang ano eh. Walang obstruction. Kanina biglang nag wild eh. Parang ano yun eh. Gusto sugurin yung phone eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Baka sa sensor niya yung front sensor, pero naka-off naman yung front sensor niya kasi naka ano ko eh, naka sport mode ako eh, speed naka sport mode ako eh. Oops, dumalayo. Mataas. Hindi ko maas. Layo ka ng konti. Yan. Dito pa. Ang magandang. So, purely hover lang siya guys ha. And then yun nga. Tingnan natin yung flight time niya. Uy, 20 minutes na oh. And then nagsimula ko ng
Simula ko ng 3:15, 3 minutes and 15 seconds. Wala na na, 17 minutes. 17 minutes of hover. Meron ding variation sa kanyang altitude, oh. Ayun, mga tse. Baba. Katatakot yung kanina, yung biglang sumugod, eh. Biglang siyang sumugod, eh. Oops, parang bumababa. Ba't bumababa ka? Huwag ka mag-land. Lobat na ba? Ah, yun. Siguro lobat na. 39% battery. remaining. Teka, dito ko siya ilaland, guys. Kasi pag nag-land siya, mataas yung mga damo dyan, eh. Dito ko siya ilaland sa may, ano, dito sa may, babalik ko siya sa dati. Yan, babalik ko siya dito kasi pag nag-land siya, yan, dyan na lang. Ayun. Kasi dito, medyo mahaba yung, ano, eh, nakapal yung damo, baka pag nag-land siya, na, ano, eh, naging gas cutter siya. And then yung propeller niya na apektuhan. Yun, dyan na lang. Yun yung para maglalanggo ka. Ayun. Ano ba? Maglalanggo na? Maglalanggo na ba? Maglalanggo na ba? Pagpadyo sa damuhan. Pagpadyo sa damuhan. Oo, sa damuhan ka nagland eh. Ayun o, oh, ayun nagland sa damuhan. Oo, oo, oo. Kasi masabi ko eh. Naglang sa damuhan eh. Ito naman siya totally lobot eh. May dalawang bar pa eh. May dalawang bar pa siya eh. Di pa naman siya totally lobot eh. Ayan o, may dalawang bar pa eh. And then dito, may 32% battery pa pero nag-land na siya eh. Hindi ko lang alam yung landing niya, guys, kung hindi ko sure yung landing niya kung sa pagiging low battery niya, low voltage or sa altitude niya. Hindi ko lang sure kung alin doon, kung sa low battery or sa altitude niya. Yung altitude niya biglang bumaba eh, pero sa tingin ko hindi pa naman lobat eh. Bigla lang nag-land eh. Nag-land na lang siya ng kusa. So tingnan na lang natin sa video mamaya kung ilang minutes. So mga 20 minutes lang yata yun. And then may kasi nag-start ako ng 3 minutes and 15 seconds eh, nag-take off ako eh. And then dito meron pang 32% battery. Don't know. So 24 minutes. Bawasan natin. Siguro mga 21 minutes lang with 32% battery remaining, nag-land na siya. Ayan. Oh, yun yun. That's it. Yan sinasabi ko, hindi siya aabot ng 35 minutes eh. Masyadong ambitious yung 35 minutes na flight time nito eh. Ni Sjrc F22s. Ayan, meron pa siyang ano eh, oh, may natitira pa siyang dalawang bar eh. So dito sa telemetry, 32 minutes. Ah, 32 minutes, sorry. 32% battery pa. O ganyan.
So yun yung talaga yung realistic na ano na flight time niya. Kaya yung sinasabi kahit yung DJI, kahit yung ibang drone, yung mga nakalagay doon na mga advertised na flight time ay ano yun. Mga unrealistic yun. Mga ambitious ano yun. Flight time. But anyway, hover yon, di ko alam. Tapos di ko nga pinagana yung ano niya, yung camera niya eh. Ibig sabihin hindi magko-consume ng battery yung camera niya kasi hindi siya nag take ng video eh. And then yung obstacle avoidance din in-off ko. So wala ring ano yon, consume ng battery. But yun lang, napakaikli ng flight time niya. Inabot lang ng siguro mga 21 minutes, ganyan. Full charge to eh. Full charge and then with 32% battery remaining. Anyway, first test yun. Siguro yung sunod ko naman na test na gagawin ko ay yung talagang flight na. Yung talagang regular flying na. Kasi yun hover, di ko lang alam kung ano yung effect nun sa battery and then sa overall performance ng motor niya. Ng camera, ba't walang camera eh, di turned off yung camera niya and then yung obstacle avoidance is turned off, so those features won't consume battery energy power. But yun siguro mga 21 minutes yung flight time niya with 32% battery remaining and then nagland na siya. But yun, I'm sorry di ko nga masabi kung yung pag-land niya is because of the altitude. Kasi to tell you honestly, hindi reliable yung ano niya. Yung downward sensor niya in my opinion kasi hindi siya ganun ka high-tech, sophisticated. Unlike ng mga downward sensor ng DJI, ng Otel. So this is a budget drone kaya I'm not sure about the obstacle downward sensor kung ganun siya ka reliable or not because bigla siyang nag land. I don't know because kasi wala pa naman siyang battery warning eh, low voltage warning eh. So okay, kayo na lang humusga guys. That's it and thank you for watching. Please subscribe to the channel and give this video a thumbs up and activate niyo yung bell notification.